sino ang ganito? Paano kung nagawa yung mission ko kung ganito ako? Hindi ako magpapatalo sa'yo! Kumusta ang pakiramdam ng bagong CEO and chairman of the board? Magiging akin ang kumpanya. Sino ka? Ito! Bale, babayaran ko na lang sa'yo pag nakuha ko na yung pera ko. Ngayon lang ako magkakaroon ng kaibigan na yaman. Yeah. Sa anak, kaibigan ko! Sa tinsyete tra! Surprise! Nasaan mga magulang mo? Ulila na talaga ako. Wala na akong mapupuntahan. Si Kevin! Anong sakit ni Kevin? Talasimya ang sakit niya. Yung pulang dugo niya ang kinakain daw ng puting dugo. Kaya kailangan lagi siyang salinan ng dugo. Mga insan, kailangan natin ng malaking racket. May niluluto akong racket. Salamat po. Iniligtas niyo po ulit ang anak ko. Hindi niyo po kami pinabayaan. Diyos ko. Hindi ko po alam kung anong magiging kinabukasan ng anak ko. Mahirap lang po ako. Sa inyo lang ako pwedeng kumapit. Maraming salamat po. Salamat po. At okay na si Kevin. Ligtas siya. Pero buti pa siya. Malakas sa'yo. Tama ba naman ito, Lord? Ginawa mo akong bata. Paano ko na magagawa yung mission ko? Gusto ko lang naman makapasok sa langit. Kailangan bang mangyari sa akin to? Dami-dami diyang mga masasamang tao. Masalbahe pa sa akin. Sana sila na lang. Anak! Ba't ganun ka magdasal? Ba't yun ah? Ang alin? Sabi ni tatay, kaya nagdadasal. Kasi nagpapasalamat sa Diyos. Di mo dapat siya sinisisi. Kung anong bigay niya sa'yo, tanggapin mo na lang. Magpasalamat ka. Kahit masama? Oo, kasi pagsubok lang yan. Mga bata, uwi na tayo. Kuya, tumawa nga pala si Yanni. Nabanggit ko na sa kanya na ikaw yung bagong head ng kumpanya. Congrats daw. Buti pa kayo nag-uusap. Ako hindi ako tinatawagan eh. Mas close pala kayo. Kuya, siyempre akong tatawagan niya. Let's face it, ang tingin niya sa akin ay kuya. Tingin niya sa'yo ay tatay. Anyway, babalik na daw siya this month. Tapos na yung course sa NYU. Kaya doon mo na siya pagalitan, ha? Pagalitan? No. I have something better. Siya ang gagawin kong head ng foundation. Kapalit ni Miranda. What? You're replacing me? Don't worry, hon. Ikaw naman ang gagawin kong Vice President for Finance. By the way, Bart, kaya nga pala kita inimbita dito for lunch. Gagawin sana kitang Vice President for Marketing. Ako? Ikaw, bakit? I mean, qualified ba talaga ako para dito? Last week, ayaw mo ako magpasa ng report, hindi mo pa chine-check. Tapos ngayon... Ako na ang CEO ng kumpanya ngayon. Pero ako pa rin ang mag-check ng report mo. So, what's the difference? Yeah, pero kuya, nakuha ko lang to dahil kapatid kita. Hindi ko alam kung sino sa kumpanya ang totoong kakampi ko o kaaway ko. So kailangan ko ng mga tao na napapagkakatiwalaan ko. So sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo yung offer ko. Okay? Tagal naman ang batang apoy na yun. Magkukul pa ako. Superingo! Tara! Superingo? Tanggapin mo ito bilang tanda na ikaw ang opisyal na superhero ng Santo Niño. Oh, doon ka, manood ka ng cartoons. Matutuwa sino dito?
Hindi naman ako mahilig sa cartoons eh. Alam mo, pambihira ka rin bata ka eh, no? Iba ka magsalita, pati yung hilig ng mga bata. Hindi mo gusto. Eh, kasi nga, hindi ako bata. Alam mo, mas matanda pa ako sa'yo. Oh. Matutulungan kita sa problema mo. Kailangan mo ng pera, di ba? Ka na? Sama ka nga sa akin, bata ka. Marami akong problema ngayon. Kaya pwede ba tigilan mo ko dyan sa kalokohan mo? Hindi ito kalokohan. Ako, si Ana Manalastas. Ako yung may-ari ng The Toy Company. Matutulungan kita, pero kailangan ko ang tulong mo. Ibig mo bang sabihin, ikaw yung napatay na may-ari ng pagawaan ng laruan? Yung sumabog yung kotse? Ibig mo rin sabihin na bumalik ka dito sa lupa at naging bata ka? Baliw. Grabe naman si Aling Barang, ang kunat. Pagbibigay nilang 20 pesos naman. Eh, mga angel, hayaan nyo na. Kesa naman sa wala, di ba? Eh, sa susunod, humirit na lang tayo. Oh, ano hindi namin na, pinsan? Yung parte namin, bigay mo na lang para kay Kevin. Oh, sige, huwag kang maglalapin. Okay kami. Salamat, mga angel, ha? Kaya pala, pinsan. Naalala mo yung kwento ko sa'yo tungkol sa niluluto kong racket? Ay, ano nang balita doon? Luto na. Yeah! At 1900 hours, magsasara ang restaurant na yan. Jopet, hintayin mo makaalis ang lahat ng mga tauhan, saka mo buksan ang mga kandado. At 2000 hours, ikaw naman, Sofia, ikukumpirma mo sa mga targets na tuloy ang meeting niyo. Habang kami naman ni Jopet, ay inaayos ang mga props na kakailanganin natin. At pagdating ng 2100 hours, dadating ang mga target and the show begins. Good evening, sir! Good evening, ma'am! Good evening. Ay, naku, hindi po kayo masisisi sa pagpili sa catering service namin for your wedding. Well, nasa na mga pagkain. Titikman muna namin bago kami mag-decide. Of course! This way, sir. Thank you. Masarap na kayo magluto. Di ba? Sila na lang kunin natin. Mura na social pa. Okay, sige. Kaya kukunin namin bilang caterer ng kasal namin. Ay, oh, thank you very much po. 20,000 pesos baka mo ang kailangan bilang down payment? Opo. Okay. Ano ang nangyayari dito? Sino kayo? At paano kayo nakapasok dito? Sa kanila itong restaurant na ito. May food tasting kami. Ako ang may-ari ng restaurant na ito!
pupunta! Naman, oh. Ang bihira, eh. Ayun na yung pere. Ayun na, eh. Iaabot na lang, eh. Nabulayaso pa tayo. Oo nga, eh. Pere na, eh. Nakasilip na, eh. Kansan? Okay ka lang? Wala naman tayo magagawa, eh. Huwag ka mag-alala, pinsan. Gagawa tayo ng plano para kay Kevin. Nandito ka na naman. Hindi ka pa pumapayag dun sa hiling ko, eh. Ha, alam mo, kulit mo. Pwede ba? Iwanan mo muna ako mag-isa dito. Bakit? Pumalpak na naman ba yung racket niyo? Yung racket? Eh, di ba? May scam kayong gagawin nila, Bruce. Ano nangyari? Yung scam-scam pinagsasabi mo dyan? Eh, di ba? Yung trabaho niyo. Scam artist kayo. Nung araw na nakita tayo, habang hinahabol kayo ng pulis, di naman shooting ng pelikula yun, eh. Hinuhuli na kayo. Paano nalaman niya na? Eh, si Kevin lang naman kaya niyong utuin, di ba? Bata yun, eh. Eh, ako, hindi. Matanda na ako. Ano, dahil ikaw si Ana Manalastas? Oo! Nek-nek mo. Sophia! Ay, nakatigil-tigilan mo ko dyan sa mga kalokohan mo nga na. Mami, papatulan na talaga kita. Hindi nga ito kalokohan. Totoo yung sinasabi ko. Isang pusakal na kriminal ang natiklo ng mga otoridad. Ang suspect ay nagngangalang Brando Rivera, isang magnanakaw na sinasabing nanloob sa isang butika. Sophia, tigam mo. Driver ko yan dati. Sinasante ko dahil nahuli ko nagtitik sabang nagdadrive. Kulit mo. Kaya ako nagnakaw dahil kaya alam Manalastas. Sinasante niya ako. May dati akong trabaho. Mag-driver po ako. Tigam mo. Galit siya sa akin. Tinawag mo sa akin? Kuya, sinisiraan niya si Madam Ana. Pinagmumura niya ang national TV. We should do something. Bart, can you stop being sentimental? Kung ano man ang galit niyan kay Madam, hindi ko na siya masisisi. I'm sure galit na galit yan. Eh, masama tao si Madam, eh. Kuya, si Madam Ana ang mukha ng kumpanya natin. Kapag nasirang image niya, sira ang kumpanya. Ako na may hawak ng kumpanya. Hindi mangyayari yun. Sige na, Bart. Good night. Bakit mo alam yun? Eksakto yung sinabi mo, ah. Kilala mo ba talaga yun? Sabi ko na nga, di ba? Driver ko dati yun. Sinisante ko kaya yun. Nagalit sa akin. Sophia, ako talaga si Ana Manalastas. Pinabalik ako dito ng tagabantay sa pinto ng langit para itama yung mga maling ginawa ko. Nung buhay pa ako. Kaya nga lang, ito, binalik ako sa pagiging bata. Kaya, para magawa ko yun, kailangan ko ng tulong. Ano yun? Multo ka?
ka ba? Oo, nakikinig ako pero pasensya na kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Di ba nga sabi mo, scam artist ako sa dinami-dami ng taong niloko ko. Ako pa ba magpapaloko? Ano pa pang kailangan kong gawin para lang maniwala ka sa akin? Ikaw nga ang may-ari nitong building na to. Paano nga? Eh, hindi nga sila naniniwala sa akin. Oh, yan. Sino yan? Siya si Samuel Romero. Samuel! Bakit? Yung sweras mo, nakasayad. O ano? Naniniwala ka na? Ayan. Sino yan? Sige nga. Jasmine Valdez, ang senior account executive namin. I-file ko na dapat yan eh. Namatay nga lang ako. Jasmine! Mabuti pa ang dulong, may utak! You're fired! Kuha mo! Hey, bata! Hindi magandang biro yan, ah! Manalastas. Edi mumuka. Hindi. Bata. Ginawa akong bata. Kaya nga, kailangan ko ng tulong mo, diba? Pero pinatay ka eh, diba? Hindi ba pinasabog yung otong sinasakyan mo? Eh, bakit hindi mo hanapin kung sino pumatay sa'yo? Kung kailangan ko pa sila isa-isahin, mauubos lang ang oras ko. Marami sila eh. Ang concern ko ngayon, makapasok sa pinto ng langit. Bakit ba ang dami gustong pumatay sa'yo? Dahil napakaraming palpak na tao dito sa mundo. At kasama sa trabaho ko na i-point out ang kapalpakan nila. Kuha mo? O kailangan ko pang bagalan ang pagsasalita ko para makuha mo. Wow! Hanep, o ngayon naiintindi ako na kung bakit ang daming gustong pumatay sa'yo. Sige, ganito. Ipagpalagay na natin na yung sinasabi mo, totoo. O paano naman kita matutulungan? Yung tagabantay. Binigyan niya ako ng misyon. Sa loob ng 100 days, kailangan kong may tama lahat ng mali na nagawa ko sa ibang tao. Kung hindi, mapupunta ako sa impyerno. Kaya kailangan ko ng tulong mo para hanapin yung mga taong nagawan ko ng mali. At kailangan natin magmadali. Nauubusan ako ng oras. O ano namang mahihita ako pag tinulungan kita? Sayaman ka. Bibigyan kita ng pera. 10 milyon. Weh, niloloko ko naman ako eh. Ano ka ba? Nakita mo naman, di ba? Ako, si V, Madam Ana Manalastas. Tungkol sa pera, sinasabi ko, di Madam Ana Manalastas. O, tingnan mo, paano mo ako babayaran? Unang-una, hindi ka nga makapasok sa bahay mo. Ang dami-dami mong pera. Wala naman sa'yo. Pwede bang utang muna? Bakit mahahabol ba kita pag nasa langit ka na? O ganito, ipakita mo muna sa akin kung paano mo ako babayaran tapos tutulungan kita. Naisip akong paraan, pero kailangan natin ang tulong ng mga kasama mo. Ito yung kwarto ko. Sa loob, may kama. Sa gilid ng kama, may table na may drawer. Sa loob ng drawer, doon may checkbook. Yun yung kailangan nyo makuha. Kuha nyo. Ano naman namin yun? Pagtapos na yung mission ko, bibigyan ko kayo ng cheque. 10 milyon. Paano naman po papalitan ng bangko yun? Eh, alam po ng lahat na patay na kayo. Isipin pa nila na piniki namin yun. Ilalagay kong date bago ako maaksidente. Kung yari, buhay pa ako,
nung inisyo ko yung cheque. Kaya kahit anong busisi ang gawin nila sa pirma ko, pirma ko talaga yun. Kaya good yun. Isa, sigurado bang pagkakatiwalaan natin tong kutong lupa na to? Kasi kung totoong yan nga si Madam Ana, eh, balita ko sweetik daw yun. Baka tayo pantugasan ito. Uy! Naririnig kita. Kitam, kutong lupa na chismosa pa. Desperado na ako minsan eh. Kailangan ko ng malaking halaga para mapagamot ko si Kevin. Kung kailangan sumugal para mabuhay siya, tataya na ako. Okay, taya na rin ako pinsan. Lalo na ako. Excuse me, ha? Sir. Busy ka ba, Bart? Hindi naman. Ano meron? Naiwan ko lang kasi yung binigay sa akin ng asawa ka. Pwede ko matignan? O naman. Sige. Thank you. Kuna mo lang. Oh, buti na lang. Nandito pa. Regalo kasi sa akin ang asawa ko, te. Importante. Sir, hindi niyo naman kailangan mag-resign, eh. Papa-under ako sa'yo. Dati lang kitang OJT, eh. Salamat na lang. Sorry, sir. Abart, alam mo, galit ako kay Madam. Dahil ang sakit-sakit niya magsalita. Ang hirap pa niyang i-please. Pero alam mo, mas gusto kong nandito pa siya. At least siya, marunong makakita ng galing. Di tulad ng kuya mo. Mas mahalaga ang dugo kaysa sa galing. Scam artist. Karnapers rin kayo. Hindi kami karnaper. Hinirap lang namin ito sa sakyan, ano? Tapos isosoli lang natin to pagkatapos natin manggaling sa inyo. Oy, ikaw, ano ba? Gusto mo ba ng tulong ngayon, hindi? Siyempre gusto. Nagbibiro lang eh. Teka, kayo ba? Magpipinsan ba talaga kayo? Oo. Medyo. Konti. Paano nangyari yun? Alam mo, matagal na kami magkakaibigan simula pagkabata. Kami na yung laging magkakampi. At inaalagaan namin yung isa't isa. Lalo dun sa lugar namin na maraming siga. Kaya pinsan tawagan namin, parang hindi lang kami magkakaibigan. Magkakadugo pa. Di ba mga pinsan? Panoli ka na! Tara. Saan to, pre? Eh, bossing, may ayusin lang kaming tubo sa loob. Gabing-gabi naman yata yan. Pasensya na, pare ko, kasi hapon na rin tinawag ng mga homeowners yung problema eh. Kapag hindi namin naayos yan, baka pumutok yung tubo. Wow, lang kayo ng tubig. Pero kung hassle naman para sa'yo yan, edi balik tala kami bukas. Teka muna! Baka ako pamaputukan yan eh. Bart, pasok ka. Gusto ko sanang tanggihan yung promotion na binigay mo sa akin. Tanggihan? Bakit? There are other people out there na mas deserving kesa sa akin. Kuya, I'm willing to pay my dues. Magsisimula ako sa ibaba. That way, pwede ko mapag-aralan lahat ng kailangan ko matutunan sa trabaho. Tsaka sa tingin ko, mas makakatulong yun sa akin. Eh, paano naman ito makakatulong sa akin? Bart, it's not about you. Gaya ng sinabi ko sa'yo, I need to surround myself with people I trust. So kung makakatulong to sa'yo o hindi, wala akong pakialam. Tatanggapin mo itong promotion to dahil sinabi ko. You understand? Ang bilis naman tayong papasok ko yung mga
cards ko. Sisisantihin ko yan. Ikaw, manahimik ka dyan. Wala ka pang natatama doon sa mga mali mo. Dadagdagan mo pa. Tamahimik ka. Saan ba dito? Kwarto. Sandali, sandali. Ano daw? Drawer, drawer. Ang dami. Sandali, sandali lang, sandali. Nabi-suspecting ang kwarto. Hoy! Ano ba ginagawa mo? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. Manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Dati kaharian ko ito. At lagi. Ngayon para makabalik dito, kailangan ko pang pumuslit. Ang dami-dami kong sinakripisyo para maabot ko yung narating ko ngayon sa buhay. Tapos, sa isang iglap, mawawala na. Kailangan kong iwan ang lahat. Para sa ang lahat ng iyo. Si Bruce nang bahala doon. Magkita rin kayo na mata sa mata ng Brando na yun. Dali lang. Familiar ka. May gulo sa baba! May gulo sa baba! Yung lalaki may hawak na baril. Inostage yung guardia. Bomba ang hawak ko. Pag pinindot ko to, sama-sama sa impyerno. Ano daw yung gusto mo? Bakit mo daw to ginagawa? Si Dr. Crisos sumabanigit. Sa loob ng isang oras, kailangan ayun ko na siya. Pag wala siya dito, kapasabugin ko to! Brando, pakawalan mo sila! Sino to? Ako, si Ana Manalastas.